Good morning everyone. Welcome po sa aking channel, Usapang May K, mcore.net. Sa video na ito, alamin natin ang ibang katanungan tungkol sa 24 Alkaline C at sasagutin niyan ni Prince Cheryl Edmond at ang kanyang partner na si Sir August Vergara. 24 Alkaline C. Ang 24 Alkaline C ay sodium ascorbate na isang uri ng vitamin C na hindi acidic, kaya walang habdi sa tiyan. Ang vitamin C ay tinatawag na mother of all vitamins. Nakatutulong magpalakas ng resistensya para malabanan ang sakit na dulot ng stress, pollution at pabago-bagong panahon. Ang vitamin C ay maaaring makatulong sa mga taong may sakit gaya ng diabetes at ibang uri ng cancer. Nakakatulong din ang vitamin C sa ating collagen production na pampaganda ng kutis. Pwede sa buong pamilya. 24 Alkaline C Sodium Ascorbate. Subukan mo. Katulad ng halimbawa, kumain ka ng nananghalian ka. Mm. Kumain ka muna bago ka uminom ng Alkaline C. Mm-hmm. Hindi muna maa-absorb ang vitamin C. Ayun. So, kasi bakit? Kasi magkamukha sila. Ang una niyang absorbin is yung carbohydrate, which is sugar po. Yes. So, kaya mas maganda siya bago kumain. Mm-hmm. Nakakapayat ka. Yun ang maganda. Tama yun. At saka, syempre, tulad na binanggit mo, mas madaling ma-absorb ng ating po namang katawan. Ayun, dumami naman ang dumami. Ang tanong, tama na po. Sabi ko sa iyo eh. Maraming interes sa... Baka mag-ano ka dyan, ha? Baka ma-umatras ka. Correct. O, eto po, may tanong. Si Mel Genesis Seda Chavez, ilan po ang preferred dosage every day? Naku, napakadali naman po ng tanong. According po sa ating mga ekspertong mga doktor, okay, Doktora Ubusan, Doktora Ryan Rojas, si at Dr. Erwin Espinosa, kapag daw po ay walang sakit ang isang tao, okay, nire-require po na 3,000 milligrams sa isang araw. So, ibig sabihin, 2 capsules 3 times a day to maintain our good health at ma-prevent ang mga sakit at mataas. So, yung ating yung 1 capsule, that equivalent to 500 milligrams. Yes. Okay. So, exact 563 milligrams. Ayun. May ano pa? Oo, may butal. May bonus pa. Correct. Ayun. Correct ka dyan. Yan. So, yan po ang ano. At another po, yung huling tanong natin, bakit po pag iniinom kong Alkaline C, lagi akong nagugutom? Mm-hmm. Pag po ang umiinom ng Alkaline C ay nagugutom, it is a sign po na kulang ang dosage. Okay. Kailangan... So, hindi ibig sabihin kumain ka? No. Oo. Hindi nyo po kayo... Maliwanag po yan, ha? Maliwanag po yan. It is a sign po na kulang ang dosage. Hindi lang po ma-interpret ng ating utak na ang hinahanap po ng ating katawan ay yung Alkaline C. Ibig sabihin parang... Masarap to ah. Nagustuhan ko ah. Yes. Anything that is good. Ayan. Nakakatulong sa katawan natin. Gusto ko pa. Gusto ng katawan natin yun. Ayan. So, pero ang signal na sisend, ang interpretation natin, pagkain. Not. Eh kung mali yung sagot mo doon, di chichibug ka. Yes. Oo. So hindi po. Alkaline C lang po. Dagdag lang po ng dosage. Yung isa naman po, natanong kanina, no? Bakit daw kapag uminom siya ng Alkaline C, siya ay inaantok. Ano ang pwedeng gawin? Ang pwede nyo pong gawin ay kayo po ay matulog. inaantok diba? Pero kasi yon kapag po inaantok, it is a sign na meron pong problema ang ating katawan. So nire-repair. Kailangan daw matulog, dinidiktahan ang Alkaline C ang katawan mo na matulog para ito ay matulungang mag-repair. Yun. Because the only way for our body to be repaired is when we are asleep. Yun. Okay, pag tayo ay natutulog. Okay. Maliwanag ho yan ha, sa ating pong mga nagtatanong at nais malaman kung ano po ba yung mga, alam mo, mas maganda siguro nga na may mga ganyang question and answer. Diba? Para naman mas alam informative. Oo. Friday. Diba? At saka, i-prepare nyo na yung mga tanong nyo. Tama po yan. At siguro, kung kinakailangan na imbitahan natin yung ating pong mga doktor para mapakinggan nila from the horse's mouth. Yes. Diba? Ginawa mo pang mga kabayo yung doktor. From the horse's mouth.